Hello, good morning mga kapaps. For today's videos mga kapaps ay April 7, 2024, ika-26 na ng ating tanim na kalabasa. So ngayon araw mga kapaps ay magpo-pruning po tayo ng ating tanim na kalabasa. Dito lang po yan sa aking maliit na farm mga kapaps. So yun yung aking kalabasa sa kabila. Ayan, mayroon din doon sa kabila. Saka yung aking ampalaya ay wala nang bunga mga kapaps. So papatayin ko na yon at saka magkatanim tayo ulit. So ngayon dito po tayo sa aking tanim na kalabasa at saka papaya. So ito yung mga papaya ko mga kapaps. Ayan, kalabasa at saka papaya. Saka mayroon din tayo doon sa kabila mga kapaps na kalabasa. Saka mayroon din tayong sitaw. Saka doon mayroon tayo din doon na papaya na nasa 1 month mahigit na. So malapit-lapit na yon mamunga mga kapaps. So ngayon dito po tayo sa aking taniman na kalabasa at magpo-pruning po tayo mga kapaps. So samahan nyo ako mga kapaps. So ito yung ating kalabasa mga kapaps. So ang lalaki ng dahon. Saka ito naman yung ating papaya. Ayan, ang kalabasa natin is nasa 26 days na ngayong April 7. So ngayon, ang gagawin natin ay magpo-pruning po tayo mga kapaps. So, tulad nito, kasi ito medyo mahaba na siya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ito, pwede na ito. So, tatanggalin lang natin itong talbos. Itong tangkay, ayan. So magpo-pruning tayo mga kapaps. So ito papaya, ang tataba na. So ito pwede na rin ito. Ayan. So tingnan niyo mga kapaps, ang taba kahit sobrang init dito sa amin, pero ang taba ng ating kalabasa. So ito, tanggalin natin ito. Hadi dito na. Ayan. Pruning po tayo mga kapaps. So ito pwede na rin to. Pwede na rin ito. Kasi yung iba medyo maiksi pa yung talbos. So ito lang muna. Ayan. Magpo-pruning po tayo mga kapaps. Ayan. So ang taba ng dahon, oh, ang lalapad, oh. Oh, ayan. Ganda ng ating kalabasa mga kapaps na sa 26 days na. Pruning po tayo. Ayan. Saka mayroon pa doon na itong pagtataniman sa gilid-gilid. Magtatanim pa po tayo dyan ng sitaw. Kaya lang sobrang init ngayon dito sa amin sa probinsya. Kailangan lang natin to mag-pruning. Ayan. So yung iba, medyo maiksi pa. So hindi pa natin ipo-pruning. Itong mga mahaba lang. Ayan. So tingnan nyo naman mga kapaps, oh, ang tataba ng ating kalabasa. Kahit grabe ang init, pero matataba sila. Meron din doon tayo sa kabila. Yun. Pruning natin para gumanda yung ating kalabasa mga kapaps. Dito lang po yan sa aking maliit na farm. At dito lang yan sa San Miguel, Sitio Lubo. So yung iba kasi alanganin pa na ipopruning. Hindi muna natin ipopruning to.
Kasi yung iba kasi ang haba na eh. Tapos, mga 1 week, makikita nyo na ito mga kapaps kung effective ba yung ginawa natin na pagpo-pruning sa ating kalabasa. May iba kasi medyo alanganin pa ang haba. Ayan. Marami rin tayong tanim dito na papaya mga kapaps, nasa 200 kapin, kapuno. So sana kaluyantang tayo mga kapaps. Sikat grabe ang init. Ayan. Dilig lang tayo ng dilig kasi katatapos ko lang magdilig mga kapaps. Ayan, taba ng ating kalabasa mga kapaps. Ayan o, tataba. April 7 ka 26 days na ng ating kalabasa. So, grabe ang taba. So, masarap tingnan pag maganda yung tanim mo. Ayan, kagaya nito aking tanim na ano, na papaya. So, marami ito. Yung papaya natin. So, tingnan nyo doon mamaya. Doon sa kabila. Medyo malaki na yun. Sulipat tayo doon sa kabila mga kapaps. Doon sa kabila kasi sapa kasi yan sa gitna eh. So, lipat naman tayo doon sa kabila mga kapaps. So, ito yung aking kalabasa na sa 26 days. 26 days na. So, ang tataba oh. Ayan. Talaga sabi doon nila malamig daw ako sa kamay. Kahit anong tanim na itatanim ko nabubuhay. So, ayan, tingnan nyo naman mga kapaps yung kalabasa na natanim ko. Ang tataba. So, thank you, Lord. Tsaka yung mga papaya ko. Hindi mo lang nakakaramdam ng init. Ayan, oh. O. Abutin ito ng mga 3 months. Itong mga tanim ko na papaya, sigurado. Limpak-limpak na naman ang bunga nito. So, tingnan nyo yung tanim. Yun dito kasi, nabakante kasi sobrang init talaga. Ayan, hindi ko pa ito nataniman. Pero ito, tataniman ko pa ito ng papaya. Ayan, mga kapaps. Saka dito. Kasi yung mga unang tanim ko dito, wala na. Nagkakasakit-sakit na. Saka ito yung tanim ko na nauna na papaya. Ayan, malaki na. Ayan. So, yun o. Oh, laki na o. Oh, gaganda. Ayan. Nasa 1.5 months na. Ayan. Isang buwat kalahati na itong papaya natin. So, malapit-lapit na ito mga kapaps. Kasi mabababa lang ito eh. Ayan o. Oh, malapit na ito mamulaklak. Itong ating mga kapayas. So, ayan. Nasa 60. No, parang 60 plus, ay hindi 54, parang 54 ata kapuno yung nandito na papaya. So ayan o, gaganda na nila. Ayan,
Sabi nga daw nila, malamig daw sa kamay ako magtanim. Sana yun naman, natataba ng aking papayang tanim. Tsaka malapit na ito mamunga mga kapaps. Ayan. Mga May o mga kalahati ng May, siguro makikita nyo na may bunga na ito o mamumulaklak na ito. Ito naman yung aking kamatis na tanim. Ayan. Daming bunga. Yung kamatis ko na tanim mga kapaps. So, ito lang naman yun. Dalawang flat. Ay, tatlong flat kasi nandun yung isa sa kabila. Oh. Ayan, daming bunga ng ating kamatis. So, kahapon kasi may bumili dito. Nagpitas din tayo. Pag mayroong bumili, pipitas tayo. Pag wala, adi, hindi tayo pipitas. Ayan, ang bunga ng aking kamatis mga kapaps. Ang dami. So, hindi ko pa ito nadiligan ngayong umaga. So, maya-maya na. So, ayan. Yung aking kamatis. Kasi magpo-pruning pa po tayo ng kalabasa. Ayan. So, ang taas nitong kamatis ko eh. Lampas pa sa akin to. So, punta tayo doon mga kapaps sa kan. Sa kabila. Ayaw yung talong ko. Wala na. Tuyo na. Yan doon sa kabila. Tuyo na yung talong sa gara. Sobrang init. Hindi ko na nakayanan magdilig. So, yan naman yung aking kubo mga kapaps. Dito tayo natutulog. Minsan doon din sa taas. Ayan. Saka mayroon din tayo mga manok dyan. So, punta tayo doon mga kapaps sa aking kalabasa. Dito po sa kabila. Kasi ito sapa na ito. Tawid na naman tayo dito sa tulay na kawayan. So, ayan o. Yung aking kubo. So, ayan yung aking sili mga kapaps na tanim. Ayan, naharbisan ko na ito kahapon. Itong sili ko na tanim na dynamite. Ayan, nakapagharbis na tayo dyan kahapon. Saka dito. Saka yung ampalaya ko mga kapaps ay wala na bunga. Ayan o. So, wala na. Ubos na yung bunga. So, ang gagawin ko dito, patayin ko na naman ito. At magtanim na naman tayo po ng panibago. Kasi yung si ilalim, sili pa rin yung ilalim nito eh. Ayan. Yung ilalim ng ating ampalaya, puno ng sili. So, magtatanim tayo ulit ng ampalaya mga kapaps. Kasi ito, wala na ito eh. Hindi na ito magbigay ng maraming bunga. Ayan. So, ito naman yung aking sitaw. Wala nang bunga. Si Narbis kahapon. Ayan, yung sitaw ko. Hinarbis kasi kahapon ng tiyuhin ko. Tsaka yung ating alugbati. Sa ilalim. So, ayan yung sitaw ko. So, dito na naman tayo mag-pruning mga kapaps. Ayan, dito sa ating kalabasa. Sa tabila. So, ganda din o. Oh, tataba din ang kalabasa kung tanim dito. At saka papaya. Kasi kanina doon ako sa kabila. Doon. Doon tayo nag-pruning. So, lipat na naman tayo dito. Ayan. So, mag-start na tayo pag-pruning. So, ito siya. Ayan. Tukunin na lang natin itong talbos. Ayan. So ayan mga kapaps, ay tapos na tayo mag-pruning. Dito po yan sa ating tanim na kalabasa mga kapaps. So abangan nyo na lang mga kapaps ang susunod nating update dito sa ating maliit na farm. Sa ating maliit na tanim na kalabasa. So hanggang dyan sa kabila. Ayan o, tataba. So mga kapaps at bye-bye mga kapaps. And God bless po sa inyong lahat at happy happy Sunday ngayong April 7. So maraming salamat sa panonood mga kapaps at huwag kalimutan mag-like, follow and share sa aking Facebook page Papa Dong Vlog at sa aking YouTube channel Dong TV Vlogger. So kahit wala pa po tayong sahod at hindi pa po tayo monetize at tuloy-tuloy lang tayo mga kapaps na sa pag gawa ng
content. So maraming salamat po sa inyo mga kapaps. Bye-bye!